Magandang araw mga bata, kamusta? Kumuli ang inyong lingkod, Ma'am Roma, ang inyong kaagapay sa pag-aaral ng musika. Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang struktura ng inyong musikal. So, gagawa tayo ng 4-line song with 2 section and 2 verses. Huwag kayong mag-alala, nagbibigay ng example si Ma'am Roma para kayo ay may pattern or guide at pagpipilian. Okay, so week 3 and 4 ay magkasama. Ang ginagamit po natin ay learner's packet or leaf para sa ikatlong markahan. Simulan na po natin. Tapos ang ating milk, nakasaan doon? Na kailangan tayong gumawa ng awit na may apat na taludtod o ang mga bata o linya na nasa inyong strophic na may dalawang bahagi at may dalawang saknong o verse. So ito ang ating sa week 3 and 4 magkasama. Ang week 3 and 4 ay may pitong gawain sa pagkatuto. So kapit lang, tayo po ay medyo maraming gawain sa pagkatuto, maraming ibibigay na example si Ma'am Roma. Handa na ba kayo mga bata? Okay, huwag kayong mag-alala, kayang-kaya niyo to. Sinasabing ang mga kompositor o manunulat ng awit ay nagtataglay ng isang makulay at malikhaing pag-iisip. Nandun pumapasok yung creativity. Sa paggawa o pagsulat, niya ng awitin, ibinubuhos niya ang kanyang damdamin at idealismo na nais niyang iparating sa mga nakikinig ng kanyang mga ginawang musika. Nais mo rin bang maging kompositor o manunulat ng awit? Nais mo bang gumawa ng sarili mong kanta? Gagawin natin at susubukan natin yan ngayon. So, noong isang linggo ay gumawa tayo ng awit na unitary sa week 2. At ngayon, week 3 and 4, pag-aaralan natin patuloy yung strophic o aalalahanin lang natin, babalik-aralan. At gagawa na tayo, nandito na yung application ng inyong mga natutunan or natutuhan. Ang ating layunin, inaasahang sa katapusan ng araling ito ay makagagawa ka ng awit na may apat na taludtod o linya na nasa inyong strophic na may dalawang bahagi o dalawang saknong o yung tinatawag natin na verse. Isa pang simpleng anyo ng musika ay ang strophic. Ang isang awitin o musika ay maituturing na anyong strophic o alalahanin kung may iisang melody na maaaring paulit-ulit sa bawat taludtod ng kanta. Kahit mabago ang titik ng awit, ang melody nito ay mananatiling pareho lamang sa kabuuan ng awit. So mula simula hanggang dulo ay pareho ang kanyang tunog based doon sa bawat verse. Kung ano ang naunang verse, siya ring magiging katunog or melody ng ikalawa or ikatlo or ikaapat na verse. Ang bawat taludtod na may isang melodiya ay tinatawag na A. Bakit A? Dahil ito ang pinakauna sa alphabet. Kung ang melodiya ay inuulit ng dalawang beses or ikalawang beses, ito ay may anyong AA. Bakit magka-melody ang dalawa? At kung inuulit sa ikatlong beses sa ibang taludtod, ito ay may anyong AAA. Ibig sabihin, tatlong verse na magkakapareho ang tunog. Mahalagang tandaan ang struktura o anyo ng komposisyong musikal. Dapat nating tandaan na ang strophic song ay binubuo ng dalawa o higit pang verse. Inuulit ang tono o tugtog sa bawat verse. Pero sa pagkakataong ito, dalawang verse lang ang ating gagawin. Dito sa ating awit, ang awit na ito ay pinamagatang sit, sirit, sit, alibangbang. Tandaan ang pamagat ng awit. So ito ang tono ng sit, sirit, sit, alibangbang. Sitsiritsi, talibangbang, sa laginto, sa lagubang, ang babae sa lansangan, kung gumiri parang tandang, santo ninyo sa pandakan, puto seko sa tindahan,
Kung ayaw mong magpautang, ubusin ka ng langgam. Mama, namamang ka, pasakayin niya ring bata. Pagdating sa Maynila, ipagpalit ng manika. Ale, namamayong, pasukubin niya ring sanggol. Pagdating sa Malabon, ipagpalit ng bagoong. So makita natin at narinig natin na ang awit na Sitsiritsit ay may iisang tono mula sa una hanggang sa huli. So ito ay tatawagin natin A. Bakit? Dahil itong una nating tono, pangalawa ay pareho din, pangatlo pareho din, pang-apat ay pareho din na saknong. Bilangin natin ang bawat saknong. 1, 2, 3, 4. So may 4 na bahagi ang awit na Sitsiritsit. So ito ay isa sa ating awiting bayan. Obserbahan natin at pakinggan ang awiting nasa taas. Subukang awitin. So sinubukan ni Teacher Romang awitin, pagkakataon nyo naman para subukan ito. Maaari nyong i-video daw at ipadala sa buro, sa messenger o sa group chat. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. So, inilagay ko dito sa tabi yung awit na Sitsiritsit para maging guide nyo. Ano ang pamagat ng awiting inyong pinakinggan at inawit? Sinabi ko yun kanina at na ito din. So, kita natin na Sitsiritsit alibangbang. Sitsiritsit alibangbang. So, dapat ganyan ang inyong sagot. Next, number 2. Ilang bahagi o saknong ang bumubuo sa awit? So, kanina ibinilang natin, bilangin uli natin. 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 4 na saknong. Number 3. Masasabi bang nasaan yung strophic ang awitin? Opo, strophic song ay binubuo. Meron niyang bakit. Natabunan lang. Bakit? Dahil ang strophic song ay binubuo ng 2 o higit pang verse na inuulit ang tono o tugtog sa bawat verse. Ang Sitsiritsit ay alibangbang ay binubuo ng 4 na saknong na may iisang tono na tinutugtog sa bawat verse. Nabago ba ang awitin or ang himig ng awitin mula sa simula hanggang wakas? So, ang sagot natin mga bata ay hindi po. Hindi na bago ang tono. May iisang tono siya mula sa simula hanggang huli. Okay, number 5. Ilarawan ang struktura ng anyong strophic gamit ang 3 pangungusap. Okay, so magagawa tayo ng 3 sentences na naglalarawan sa struktura anyong strophic. Una, maaari ba ang sagot nyo? Pero ito rin ay maaari nyo sagot. Ang inyong strophic ay isa sa simpleng anyo na struktura ng musika. So, isa siya sa simpleng anyo. Pangalawa, ang strophic song ay binubuo ng 2 o higit pang verse. Number 3, ang anyong strophic ay may anyong pag-uulit ng tono sa bawat verse ng awit. Maaaring yung dagdagan ng inyong sagot o maaaring hindi ito ang sagot nyo. Ano pa yung nakikita nyo sa anyong strophic? O ang anyong strophic ay tinatawag na AA kapag ka 2 ang saknong. Maaaring yun din ang sagot nyo. Ang unang verse ay tinatawag na A at kapag naulit sa pangalawang verse, ito ay tinatawag na AA. Ayan. Magsisimula na tayo sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa. Letter A, masdan ang larawan sa ibaba. Suriin kung ano ang ipinakikita ng larawan. Narito ang mga larawan. So makita natin na ito ay may, na tayo ay may gubat na kalbo. Pangalawa, baradong kanal sa dami ng basura. Pangatlo, masalanta ito ng baha o bagyo. Ano ang ating gagawin sa mga larawang iyon? Ito na ang simula ng challenge.
subukang sumulat ng isang tula na may apat na taluntot at dalawang bahagi tungkol sa mensaheng itinararating ng mga larawan. Lagyan ito ng pamagat, isulat ito sa iyong kwaderno, markahan ang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa tamang kolom na rubrik sa ibaba. Narito ang magiging pamantayan natin. Nasunod ang anyo na ginawang tula, ang sabi doon, kailangan apat na taluntod, dalawang verse. Kung nakagawa kayo noon, lagyan nyo ng 5. Naipakita ang pagiging malikhain sa paggawa ng tula. Kung na-express nyo ba ang inyong damdamin doon sa ginawang tula, maaari nyo lagyan ng 5. O kaya gumamit ba kayo ng mga malilikhaing salita para maiparating ang mensahe sa inyong tagapakinig. Pangatlo, naipadama ang damdamin sa tulang isinulat. Kailangan nandun yung gusto nyong iparating ay nasasabi nyo. Naipadama ang pagiging malikhain. So, be creative sa paggawa ng inyong mga tula. So, ang ating legend, pinakamahusay, mahusay, katanggap-tanggap, mapaghuhusay pa, at nangangailangan pa ng pagsasanay. Huwag mag-alala kung one, dahil there's always a room for improvement. Okay, so inilagay ko dito para kayo ay may guide. So ito ay halimbawa lang ni Ma'am Roma, pero pwedeng-pwede nyo itong palitan. Ito lang ay guide. Ang sabi daw kasi, dalawang saknong, apat na taluntod. 1, 2, 3, 4. So yun ang taluntod. 1, 2, 3, 4. Yun ang taluntod. So meron tayong apat na taluntod at dalawang bahagi. 1, 2. Ang sabi ay ilarawan kung ano yung nakikita nyo doon sa tatlong larawan. Pipili kayo ng mga words na nailalarawan ang tatlong ito. So si Ma'am Roma, halimbawa, nakalbo na ang mayabong na kagubatan. Dito ako humugot. Baha ay laganap kapag umuulan. Dito ako humugot. Disiplina ay wala sa ating kababayan. Bakit? Dahil ito ay napakadaming basura. Maaari namang ilagay sa tamang basurahan. Hanggang kailan pa kaya tayo matatauhan? Nasaan na ang pagmamahal sa kalikasan? Makakaahon pa kaya ang kapaligiran? Tao sa paligid. Kailan? Kailan yan ha? Kasi on the spot ito eh. Kailan magmamalasakitan? Kung hindi ngayon, ang tanong ay kailan? Okay, so pwede nyo yung paghugutan. Pwede nyo pagpalit-palitin yung verse. Maaari din naman na palitan nyo yung mga words. Okay, so ito ay guide lang. At least meron na kayong guide kung paano ang gagawin. Okay, so maaari pa kayong maglikha ng sarili nyong words. Halimbawa, basura ay nagkalat sa mga kanal. O kaya, basura ay nagkalat, barado ang kanal. Masasabi kayang tayo ay mga banal? So maganda rin mga bata na merong rhyme ang bawat dulo. Dahil yon doon nakikilala or yon din ang isa sa pagkakakilanlan ng isang tula. So maaari din naman na gawin nyo ay malayang taluturan. Ibig sabihin yung free verse, kahit hindi rhyme sa huli, at kahit ilang syllables, maaari nyong gawin. So, depende sa inyo kung ano yung type nyo. Sa case ko, ang gusto ko ay pare-pareho yung rhyming ng bawat dulo. Dahil dun ako nakakakuha ng hugot. Yung mga tamang words na mag-isip muna kayo ng mga magka-rhyme sa dulo. Halimbawa, kagubatan, umulan. So, doon nyo isiksik yung word na gusto nyo sabihin. So, yun ay isang idea lang. Kaya nakakagawa ng tula si Ma'am Roma. At, maaari din naman na bilangin nyo bawat syllables. Nakalbo na ang mayabong na kagubatan. So, meron akong 13. Baha ay laganap kapag umuulan. So, naglalaro ito sa 12 tsaka sa 13. So, pero ang perfect ay 12, 12, 12, 12. Pero hindi nyo kailangan gawin yon.
Basta kayo ay na-express nyo yung gusto nyo sabihin, very good na yon. Kahit hindi rin rhyme, pwede rin. Pwede nyo rin itong gawing guide. Huwag mag-alala, meron pang guide si Ma'am Roma. Narito. Ayan, so ito na yung isa pang guide. Dating magandang pamayanan, bakit umiiyak ngayon ang inang kalikasan? Aking panawagan, tayo ay magtulungan, pagkat babalik sa atin ang kawalang pakialam. So, maaari nyo rin ilagay yung cause and effect nung nakita nyong larawan. Babalik at babalik sa atin yung mga ginawa natin sa kalikasan. Maaari pang bumangon, halina't magsimula. Ipakita sa kalikasan ang ating pagkalinga. Huwag haya ang paligid natin ay masira. Tayong tao ang may isip, ba't di tayo magkusa? So, maaari nyo rin lagyan ng hamon sa bandang huli para may katuturan ang ating tula. So, maaari nyo pagpalit-palitin yung mga verse na yan. Maaari kayong kumuha ng words dyan. Maaari kayong magkaroon ng idea sa mga words na aking isinulat. So, makakagawa na kayo ng dalawang saknong base doon sa larawan na ating ipinakita. Ayan. So, dito na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Nakakausad-usad tayo. Subukan nating palitan ang mga liriko at titik ng awit na sit-sirit-sit. Palitan din ang pamagat nito. Gamit ang kaalamang natutuhan sa mga nagdaang gawain, bumuo ng lirikong aangkop para dito o gamit yung kaalamang natutuhan nyo. Sumulat ng awiting nasa inyong stropic na may dalawang bahagi tungkol sa inyong sarili. Okay? So, eto na yung application. Maaari nyong sabihin ang tungkol sa inyong sarili. Halimbawa, magpakilala kayo. Ako ay si Ma'am Roma. Mahilig ako sa musika. So, kailangan ay maging creative sa pagsasabi ng tungkol sa inyong sarili. Yung ibang lyrics ang nakalagay ay sit-sirit-sit. Yung ibang lyrics ay sit-sirit-sit alibang-bang. So, tignan nyo na lang kung ano yung music piece na ibinigay sa inyo ng inyong guro. Maaaring humingi ng tulong sa inyong magulang, kapatid. Awitin ang iyong komposisyon. Isulat sa typewriting ang iyong lirikong isinulat. Maaaring i-video ang gawain at ipadala sa guro. Arkahan ang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa tamang kolom ng rubrics. Narito ang rubrics. O una, ang gagawin natin ay gagawa muna tayo ng dalawang saknong tungkol sa iyong sarili. Papalitan mo yung word na sit-sirit-sirit. Halimbawa, ako si Ma'am Roma. Kuha kayo ng word na nagpapahiwatig ng inyong pagkatao. So, ito yung awit na sit-sirit-sirit alibang-bang na awit na natin kanina. Nakita natin na ito ay may apat na saknong, pero ang gagawin nyo lang ay dalawang saknong. At papalitan natin ang lyrics at pamagat. Halimbawa, si Ma'am Roma, dahil ako ay nagtuturo ng musika, ito ang nagpapahiwatig sa aking sarili at gusto ko rin na bigyan ng hamon at nais kong iparating ang mensahe ko sa inyo. Halimbawa po, pinamagatan ko itong musika alaman. Ibig sabihin, nagbibigay ng kaalaman sa musika. Ipinasok ko yung tono na sit-sirit-sit. Kung gusto mo na malaman at maraming matutuhan, makinig ka lamang dito sa musika alaman. Next. Huwag mag-alala, tutulungan ka. Si Teacher Roma ang kasama. Hindi ka iiwang nag-iisa. Tuturuan hanggang makakaya. So, yun ay tungkol sa aking sarili na gusto kong ibahagi yung kaalaman sa musika. Okay? So, yun ay example lamang. At mga bata, narito pa ang kasunod. Pero dalawa lang saknong ang gagawin nyo. Ginawa kong apat para magkaroon kayo ng mga words na maaari nyo gawing guide. Huwag kayong mangamba, subukan lang at kayang-kaya. Ginagawa ni Teacher Roma, imahinasyon palawakin na. Kasi gagawa tayo ng dalawang saknong eh. Isipin lang ang gustong sabihin, pagkatapos isiksik sa tugtugin. Magkasing tunog sa huli ay alamin, mag-isip-isip maging malikhain. Ayan, so yun ang halimbawa natin. So kayo din, maaari din kayong gumawa ng sarili nyong awit. Isisiksik nyo yung tono ng sit-sirit-sit. Halimbawa, ipangalan nyo.
Oh, ako nga pala si pangalan nyo. Tapos hanap kayo ng rhyme sa pangalan nyo. Kunyari ako. Ako nga pala si Ma'am Roma, mahilig akong kumanta. Nagbibigay kaalaman sa musika, mga bata'y may matututuhan na. Ganun, okay. So, maaari nyo ilagay yung yung inyong hobbies, yung inyong, pwede nyo ipakilala ang inyong nanay at ang inyong tatay. Halimbawa, Maria Luisa ang aking ina, Raul naman ang aking ama. Mahilig sila sa pagkanta, kaya sa kanila ako nagmana. Mga ganun po. Maaari din naman kung ilan kayo magkakapatid, basta yung tungkol sa inyong sarili. O kaya yung ginagawa niyong routine sa umaga. Halimbawa, pagkagising sa umaga, ako ay nagsisipilyo na. Pagkatapos tumutulong pa sa paghahain sa kusina. Kaya ang nanay ay tuwang-tuwa, pagkat siya'y may kasama. Sa kanya kaya ako nagmana, mahiling magluto sa kusina. Ayun. So marami kayong mga words na pwedeng pagpugutan. Okay? So maaari din naman yung mga achievements nyo, ilagay nyo doon sa inyong lyric. Maaaring halimbawa, ano subject ang inyong paborito? Mahilig kayong magbasa ng books, ilagay nyo doon. Kung mahilig kayong mag-ML, ilagay nyo doon. O, diba? Basta may kaugnayan sa inyong sarili, maaari nyong isulat. Gawa kayo ng tula na ganito. Dalawang saknong at may apat na bahagi. Nakita ko yung kape. Pwede nyo rin paghugutan, kape. Nagkakape ako sa umaga para ang maghapon ay masigla. Sa umaga, mag-uunat-unat pa bago magturo sa mga bata. Okay. So, nawa, meron kayong naisip na mga words na maglalarawan sa inyong sarili. Narito ang ating pamantayan. Kung sa palagay nyo, mahusay, pinakamahusay, katanggap-tanggap, or baliktad. Pinakamahusay, mahusay, katanggap-tanggap, mapag-uusay pa, at nangangailangan pa ng pagsasanay. Lalagay nyo lang yan ng check. Mismo sarili nyo ang mag-check, at mas kilala nyo ang inyong sarili. Ayan, dito na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Sadyang mahilig gumawit ang mga Pilipino, isa sa mga talentong maipagmamalaki sa buong mundo. Bahagi na ito ng ating kultura. Ano man ang gawain, gaano man ito kahirap, pinagagaan ang musika ang anumang trabaho o aktibidad. So, kilalang kilala tayo sa ibang bansa, sa buong mundo. Diba? Basta sinabing Pilipino, magaling ang kumanta. Mahusay ang kumanta. Nakipag-compete sa ibang bansa sa pamamagitan ng pag-awit. Marami tayong mga hindi sikat dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa, makita mo kapag ka nag-search ka sa YouTube, doon mo makikita, ang dami palang mga Pilipino na nag-compete sa ibang bansa. Pero ang gagaling nila talaga. Sabi nga ng mga Korean, di ba mahilig kayo sa mga Korea drama? Sabi ng mga Korean, ano kayang iniinom na tubig ng mga Pilipino? At ang gaganda ng mga boses, basta Pilipino, mga Pilipino, magaganda ang they are shaking na kapag ka nag-compete na ang mga Pilipino. Kasi bigay todo at mula sa puso. Alam nyo ba, na kapag mula sa puso yung ginagawa nyo, lalabas at lalabas ang inyong pinaka magaling. Alam kong kayang-kaya nyo na gumawa ng awitin. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong talento, meron tayong tinatawag na himig as one. Gagawa kayo ng sarili nyong awitin na may dalawang bahagi, tig-apat na linya o taludtod sa anyong strophe. Ibig sabihin, parehong tune. Pumili ng paborito mong mga awit at isa sa mga awitin na ito. At isa sa mga awitin ito. Palitan ang mga liriko at titik ng awitin. Palitan din ang pamagat nito. Gamit ang mga lirikong binuo, ilapat o ihalaw ito sa napiling awitin. Okay, ilalapat natin sa napiling awitin. Halimbawa, si Regine Velasquez. Yun lang ang bigla ko naiisip eh. Si Regine Velasquez, ang sikat niyang awit ay tuwing umuulan. So, papalitan ko yung lyric, kukunin ko yung dalawang saknong.
Pero kailangan pareho yung tono kasi gagawa tayo ng anyong strophe. Pwede rin kayong pumili ng halimbawa, 'di ba? Mahilig kayo sa mga Koreans. Pwede kayong halimbawa pumili ng awit nila yung Let's Kill This Love. Okay? Pero kailangan parehong pareho yung tono. Tan 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 tan. Tapos lagyan niyo ng parang panapos na dun sa huling saknong nyo or sa huling taludtod nyo. Dahil paulit-ulit lang yon ay kung bitin yung unang saknong, hindi naman pwedeng bitin din hanggang huli, diba? So, kailangan tapos yung unang saknong, tapos din yung pangalawang saknong. Saknong. Okay, so ito ang gagawin. Maaaring tungkol sa buhay, pag-ibig, kasiyahan, o pagkakaibigan ng gagawing kanta. Ang napili ko dahil ito yung una ko nakita ay tungkol sa buhay. Isulat sa kwaderno o sagutang papel ang napiling awit at ang lirikong iyong ginawa. Maaaring humingi ng tulong sa iyong magulang o kapatid upang maisagawa ang gawain. Awitin ang iyong komposisyon sa iyong kaibigan o sa iyong kasamahan sa tahanan. Maaaring i-video ang gawain at ipadala sa guro sa messenger bilang output. Narkahan ng sarili sa magitan ng paglalagay ng check sa tamang kolom ng rubric sa ibaba. So, na ito ang ating aking napili ay tungkol sa buhay. Naglagay muna ako ng lyrics kasi inisip ko yung awit ni Regine. Para sa akin kasi mas mabilis gumawa ng lyrics kapag may tono na sa utak ko. Ayan, so isisiksik ko doon sa tugtugin yung mga words na gusto kong sabihin. Tila ba kahirap ang mabuhay sa mundo? Parang pagsubok sa buhay mo. Sa bawat araw ay dumarating ang iyong mga suliranin. E di ganun din yung ano, yung pangalawa. Masasabi mo tuloy na tama na pagkat suliran ay di mo na kaya. Sumisigaw ang damdamin mo at isipan. Tunay nga ika'y nahihirapan. So, pinalitan ko lang yung dulo dahil kailangan makabuo tayo ng anyong strophe. O kaya naman, kung ano, mahirap para sa inyo, maaari din siguro kayo na gumawa ng sarili niyong tono. Tila ba kahirap ang mabuhay sa mundo? Maraming pagsubok sa buhay mo. Sa bawat araw ay dumarating ang iyong mga sulirani. So, ito ay may pinaguhaan akong lyrics. Hindi ko alam kung saan. Pero alam ko ito ay papuri music. Masasa. Pero kailangan ay pareho ang tono. Sabi mo tuloy na tama na. Pagkat silirani di mo na kaya. Sumisigaw ang damdamin mo at ang isipan. Tunay ngang ika'y nahihirapan. O so, maaari rin naman kayong kumuha sa lyrics at emerge nyo dun sa awit na gusto nyo. Or sa awit na tono na gusto nyo. Awit na Kiss Me Kiss Me. Parang ECQ ay lalawigan. Paglaya ay kailan makakamtan. Pag-ihigpit ay kailangan upang sakit di magkahawahan. Okay, so ito naman yung ating pamantayan. Alam nyo na to mga bata kung ano ang gagawin sa pamantayan. Lalagyan nyo ng check kung pinakamahusay, mahusay, katanggap-tanggap, mapaghuhusay pa o nangangailangan pa ng pagsasanay. Okay, so mas kilala nyo ang inyong mga sarili. Ayan. So, gawain sa pagkatuto bilang apat. Gumawa ng tulang may dalawang bahagi at tig-apat na linya. Pamagatan itong buhay. So, maaari nyong hugutin din yung tungkol sa buhay na aking ginawa kanina. Isaalang-alang ang rubrics para sa gawain. So, narito ang ating rubrics. Okay, so kung nagawa nyo ito, lagyan nyo ng check. Halimbawa, yung ginawa ni Ma'am Roma. Ayan. So, kung may hirap, may ginhawa, habang may buhay, mayroong pag-asa. Kaya't huwag ka nang masyadong mangamba. Paghihinagpis ay kanyang nakikita. Mula sa alabok, tayo ay nalikha. Sa kanyang palad, tayo ay ginawa.
Wagas na pagmamahal, tayo ay kinalinga. Buhay na laan, bigyang halaga. Ay sa maaari kayo ditong humugot ng mga words, maaari din kayong humugot doon sa una kong ginawang mga saknong kanina. So, ito ay guide lamang. Sana ay nakatulong ang mga guide na yan. Okay, sa gawain sa pagkatuto bilang lima, mula sa ginawang tula o yung ginawa nating tula kanina, yung una, tsaka yung huli na pinakita ko tungkol sa buhay, lapatan ito ng himig, awitin at i-video, ipadala ito sa iyong guro para sa output, maaaring humingi ng tulong sa iyong mga magulang o kapatid upang maisagawa ang gawain. Awitin ang iyong komposisyon sa iyong kaibigan o sa iyong kasamahan sa tahanan. Then, markahan mo ng check yung column sa ibaba. Okay, ito rin yung kanina. Bahala kayo na maglapat ng tono dito. Kung may hirap, may ginhawa, habang may buhay, mayroong pag-asa. Kaya't huwag ka nang masyadong mangamba, pakihinagtis kanyang nakikita. Parang rap, no? So, ang rap ay awit din naman. Kaya lang parang patula eh. Mula sa alabok, tayo ay nalikha. Pwede yung chant nga. Sa kanyang palad, tayo ay ginawa. Wagas na pagmamahal, tayo ay kinalinga. Buhay na laan, bigyang halaga. So, isa pa yung halimbawa. Kung may hirap, may ginhawa. Habang may buhay, mayroong pag-asa. Kaya't huwag ka nang masyadong mangamba. Pag-ihinagpis ay kanyang nakikita. Mula sa alabok, tayo ay nalikha. Kanyang palad, tayo ay ginawa. Wagas na pagmamahal, tayo'y kinalinga. Buhay na laan, bigyang halaga. Basta katulad nung una, katulad nung huling awit. At ang tip ko sa inyo mga bata, kapag gumawa kayo ng unang saknong, lagyan nyo na parang tapos na yung unang saknong. Dahil kapag ito ay bitin, sa unang saknong ay bitin, edi hanggang huli bitin yung inyong saknong. So dapat, parang pwede na siyang nakapag-iisa. Okay? Pwede na siyang nakapag-iisa. Kahit wala siyang kasama, pwede na siyang tapos. So, kailangan lang natin dalawahin dahil ito ang ating gawain sa pagkatuto. Kay maaari din naman na ang awit ay malumanay, solemn. Okay, pinakamahusay, mahusay, katanggap-tanggap, mapaghuhusay pa, nangangailangan pa ng pagsasanay. Ilalagay nyo sa tamang kolom. Narito yung mga pamantayan. Alam nyo na ito mga bata. Ayan, gawain sa pagkatuto bilang anim. Ipakita ang pagiging malikhain sa pamagitan ng pagsulat ng awitin sa anyong strophic na may dalawang bahagi at tig-apat na linya. Pumili ng isa buhat sa mga nakatalang tema sa ibaba. Isulat ang komposisyon ng iyong ginawa sa kwaderno o sa gutang papel. Kasama ang iyong magulang o kapatid, awitin ang iyong ginawang komposisyon. I-video ang gawain at ipadala sa guro bilang bahagi ng iyong output sa musika. So dito, kailangan mo ng kasama. Halimbawa, gagawa ka ng isang komposisyon. Kapag nakagawa ka na at nakaisip ka na ng tono, pwede kayo mag-duet ng iyong kasama sa bahay o pwede rin naman nasagutan. O kaya ay unang saknong ay kanya, ikalawang saknong ay iyo. Pero kailangan ay pareho ang tono. Okay po? At narito ang tema na sinabi ko kanina. So, ito ay may highlights na talaga. So, tungkol ito sa una, pangangalaga sa kapaligiran, pwede nyo hugutin dito yung inyong mga gustong sabihin. Yung may highlights, paggalang sa magulang, pagmamahal at pagsisikap. And then, maaari din naman na kahalagahan sa edukasyon. Kung ano ang mas prepared nyo. Pero dahil ito ang may highlights, ito na ang ginawan ko. So, hinalo ko na rin itong paggalang sa magulang kasi may kaugnayan din naman yun sa pagmamahal at pagsisikap. So, ito ang pwede nyong gawing guide. Pero kung mas bet nyo yung pangalaga sa kapaligiran, maaari nyong kuhain yung mga lyrics o words doon sa una kong ginawa. Pagbalibalik ta rin nyo na lang. Apat yun. Okay, so doon sa may highlights, ito yung napili kong mga words tungkol sa paggalang kasi. Okay, so po at opo kay sarap sabihin, ho at oho kay sarap awitin. Ito ang ilang mga salita, paggalang sa nakatatanda. Ipakita ang paggalang sa ating magulang at huwag na huwag silang pahihirapan. Bigay sila ng Diyos sa atin, kaya't sila ay ating mahalin. So mga bata, hindi kailangan ganitong-ganito ang gawin nyo.
Hanap din kayo ng words na nasa inyo. Basta makakabuo kayo ng dalawang saknong isa, dalawa. So, maaari nyo sabihin na ito ilagay nyo dito, dito, dito. Tapos, ito dito. So, ito ay mga taludtod na. Maaari kayong pagbalibalik na rin yan. Maaari naman kayong humugot ng iba pang mga salita. So, ito ay guide lang. Para hindi kayo masyadong mahirapan sa pagsasagot. So, maaaring ito ang aking maging awit. Ho, ato ho, kay sarap sabihin. Ho, ato ho, kay sarap awitin. Ito ang ilan sa mga salita. Paggalang sa mga nakatatanda. Or paggalang sa nakakatanda. Sabi ko sa inyo, kailangan ang pinakaunang saknong may panapos na. Kasi parang biten. Kung ito ay biten, ito rin ay biten. Ay kailangan ay magkatono. Diba? Ipakita ang paggalang sa ating mga magulang. At huwag na huwag silang pahihirapan. Ibigay sana ng Diyos sa atin. Kaya't sila'y ating mahalin. Okay, so yun yung aking word na nahugot tungkol doon sa tema. So, kailangan ay sarili nyong tono. Mag-isip kayo ng tono na maaari nyong ilapat sa inyong mga ginawang taludtod at saknong. Alam kong kayang-kaya nyo yan. Mag-isip lang kayo at kailangan meron kayong inspirasyon tungkol sa pagmamahal sa magulang. So, ganoon naman ang mga kompositor. Kailangan ay may inspirasyon. So, ganun din kayo. Kailangan nyo ay inspirasyon para makabuo ang ating rubrics. Alam nyo na kung ano yung gagawin dito. So, ipakita nyo na naawit yung wastong tono at komposisyon. So, hindi naman namin alam kung anong tono nyo. So, kayo ang master ng inyong ginawang awit. Ipakita ang pagiging malighain. Maaari nyo lagyan ng sayaw. Ibigay nyo kung ano yung gusto nyo mensahe doon sa awit. Lalo na, marami tayong hugot sa pagmamahal sa magulang. Okay? Naipakita ang kasiyahan sa pag-awit. I-enjoy nyo lang yung pag-awit. Ayan, narito na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang pito. Pag-aralan ng awiting leron-leron sinta. Alam naman natin lahat ang awit na leron-leron sinta. Gumawa ng awiting stropik na may dalawang bahagi, tig-apat na linya. Ito ay tungkol sa pangangalaga sa katawan ngayong panahon ng pandemya. Isulat ang liriko ng awit sa sagutang papel. Awitin ang komposisyon at i-video. Ipadala sa guro para sa resulta ng gawain. Okay, so ang gagawin natin ay yung tono ng leron-leron sinta. Kaya lang, ang leron-leron sinta ay maraming phrases or maraming verse at saknong. Ang gagawin lang natin ay huhugot tayo ng dalawang saknong. Siyempre, hindi naman yung leron-leron sinta ang ating awitin. Pipili tayo ng mga words na ukol sa pangangalaga sa katawan sa panahon ng pandemya. Okay? So, maaari nyong ilagay din yung inyong message tungkol sa pandemya. O, katulad nitong aking ginawang saknong. Gumawa ako ng apat para kayo ay may paghugutang apat at para kayo ay may idea. Halimbawa, lagana pandemya sa kapaligiran, kaya't kalusugan ay ating ingatan. Kaya tayo ay huwag pakalat-kalat sa daan para hindi tayo magkahawaan. Bumising ka naman sa katotohanan, huwag kang pabigyan. At huwag kang pabigat sa ating lipunan upang masugpuna ang sakit sa bayan at huwag na lumala sa kinabukasan. So, halimbawa lang, yun. Next. Sa mga frontliner, huwag makipag-away. Sila ang sa atin magsisilbing gabay. Sundin ang 4QRs. At may nagbabantay ang kaligtasan mo, silang alalay. Oh, ito ay sa kaligtasan mo, silang alalay. Kaligtasan ng lahat ay ipanalangin. Ang ating kaaway ay tila bahangin. Hindi nakikita, ngunit hawa-hawa. Ang ating kalaban, hindi basta-basta. So, yun ang ating mga saknong.
Maaari din naman na mag-focus kayo doon sa pangangalaga sa ating katawan. Sa panahon ngayon na ating ugaliin, paghuhugas ng kamay ay gawin natin. Lagi mong gawin ang social distancing nang di na lumala ang iyong pagkapraning. Okay, halimbawa lang yun. So, kayang-kaya niyong gumawa ng sarili niyong awit. Pwede rin kayong magbasa at kung saan nakukuha yung sakit, tapos doon kayo humanap ng mga words na dapat sa inyong lyrics. Okay? Sa pangalaga sa katawan. Narito rin ang ating rubrics. So, alam niyo na ito mga bata, hindi ko na iisa-isahin. Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. So, alam niyo na ito mga bata, lagi ko itong sinasabi sa inyo. Naunawaan ko na yung strophic ay dinubuo ng mga verses na may pare-parehong melody. Nababatid ko na hindi pala ganun kadali na gumawa ng composition, or nababatid ko na kaya ko pala na gumawa ng composition. Ito ay wala namang mali sa sagot nyo. So, kailangan nyo lang sagutan ng naaayon sa inyong iniisip. Kailangan kong higit pang matutuhan ang tungkol sa paglikha ng composition dahil nais kong maging kompositor. Okay? So, kinakailangan ko pang higit pang matutuhan ang tungkol sa anyong unitary at strophe. So, ayun mga bata, maraming salamat at nawa marami kayong natutuhan. Kung hindi pa nakaka-subscribe, please like, share, and subscribe para naman updated ka sa susunod na week na i-upload ko. Okay, so ito ay mga gabay lamang. Nawa may naitulong si Ma'am Roma. So, laging mag-iingat mga bata. At maraming salamat sa pagsama kay Teacher Roma. At nawa ay nakatulong kahit papaano si Teacher Roma sa inyong mga modules. Maraming salamat. God bless.